So ngayon is magpugad po tayo sa ating mga sisiw. So sa isang inahing manok or hens is nasa 7 yung kanyang sisiw po. But maya-maya is nandito na po yung ano yung mga buyer po natin sa ating mga native chicken. So let's say kung magkano po yung presyo na kuha po nila sa ating native chicken. Bali sila na po is yun yung mga pangatlo na po na buyer po natin since nag-start po tayo sa pag-alaga po ng manok. Actually, pang 5 months ko na ngayon sa pag-alaga po ng manok, but 3 times na po tayong nagbinta po sa ating mga native chicken kasi yun naman po yung inaalagaan po natin. So kung sino po yung pinakamas mahal, yun na po yung imimintin po natin, gawin nating suki sa taga-kompra or magiging suki natin na komprador para sa ating mga alagang manok. So ito po yung ating bagong pugad. So nandito na po yung ano, yung ating buyer ng ating mga manok. So maya-maya after nito is sasabihin ko sa inyo kung magkano yung binta ko sa ating mga native chicken. Bali yung maibinta ko sa ngayon is nasa 6 lang muna na native chicken kasi yung mga babaeng manok, yung mga dumalaga, yun yung hindi po natin pwedeng ibinta kasi sila yung mag-produce pa ng marami pang mga manok po natin. So ang native chicken kasi mas matagal po siya na magiging 1 kilo kaya mostly sa mga binibinta ko dito nasa 0.5 kilo yung yung timbang ng ating mga native chicken na 2 months old, 0.5 kilo. So siguro kung mga 1 kilo siya, abot pa siguro siya ng 4 months. Kaya sa ngayon nag-isip pa tayo kung paano po ba mas mapabilis mag-produce po ng 4 meat type na manok. Siguro mga how many months, hindi lang po native chicken yung ating aalagaan. Kasi mas motivated ako sa ngayon dahil medyo maganda yung presyo ng pagmamanukan. And I ask dito sa kanila, sa itong mga buyer na ito, kung sila ba ay bibili po ba ng mga heritage chicken like mga Rhode Island Red at magkano yung kanilang kuha. So sabi nila is 120 yung 0.5 kilo din po yung price. So that means ang 1 kilo is nasa 240. So yun kasi yung pagbabase nila is yung per kilo. So maganda yung per kilo kasi makabawi tayo sa ating mga expenses sa ating mga manukan. So kahit anong gawin kong timbang sa ating native chicken talaga hanggang 0.5 kilo lang talaga yung 2 months old. Pero yun nga, namotivate tayo na mag-alaga pa ng mga heritage chicken sa mga susunod na buwan dahil halos magka-same yun lang din po yung presyo nila doon sa mga native chicken. So, 6 na lang yung naibigay ko sa kanila. Pero ito, last na binta ko na to. Hindi na ako muna magbibinta po sa ating mga native chicken. Dahil gusto ko pa po silang paramihin. Kasi maganda po pala yung yung income dito sa pagmamanukan. Kaya nakafocus muna ako ngayon kung paano ito paramihin pa yung ating mga alagang manok. So, last binta ko na to. Siguro pwede tayong magbinta ano ba ngayon is February. So pwede nating magbinta siguro mga nasa November siguro or December. Siguro marami na tayong may dispose diyan ng mga manok. At siguro in the future marami na din tayong mga hindi lang native chicken kundi mga heritage chicken din po yung may binta po natin. Para this year yung goal ko kasi is mag full time na po ako dito sa farming. Kasi nga okay naman, may income naman dito sa pagmamanukan. Kaya gusto natin mag full time. Bali, 3 buyer na po yung pumunta po dito sa akin.
yung buyer ng kambing, buyer ng manok. Pero yung isa, yun yung okay kasi sila din po yung buyer sa ating kambing, buyer ng manok, medyo mas mahal yun sila. 140 yung kanilang kuha. Ito sila, yung binta ko sa kanila na itong mga native chicken po natin, nasa around 120 lang yung half kilo, balik 240 yung kanilang kuha sa per kilo. Kaya mas mura to sila compare sa una natin na mga buyer. Kaya siguro yun na lang po yung tatawagan po natin just in case kung meron tayong ibinta. Actually, nung unang buyer, maganda yun kasi nga sabi nila, sila din po yung bibili po ng mga goat manure po natin. 100 yung per sack yung kuha nila. Yung goat manure is gagawin po nilang fertilizer sa mga dragon fruit. Kaya tayo ngayon, isa meron tayong kambing at saka manok. Itong kambing na iso, itong native goats, sinasali ko na sa pagbinta. Kasi nga, mag-dispose din po tayo sa ating mga native na kambing. Kasi papalitan po natin sila ng mga hybrid goats. So, yung isa na lang po yung i-contact natin kasi siya yung pinakamahal. Yung kuha kasi nila is nasa 140 or 280 yung per kilo. Sa kanila kasi is 240. Although, konti lang naman yung difference sa presyo. Pero mas lamang talaga yung medyo may ano talaga. Medyo mahal-mahal ng konti. Kaya doon na lang po tayo sa isa. Yun na lang po yung i-maintain natin sa ano, yung gawin nating suki sa pagbili in the future sa ating mga inaalagaan na mga manok. So itong kambing may anak, kasali na, bininta ko na. Hindi ko na sinusubrahan ng pagmahal itong ating mga native goats para mabawasan yung ating mga alaga. Kumbaga, magbawas lang tayo ng medyo mga native goats dahil mura po siya compared sa mga quality goats or mga hybrid goats. So ito yung nabinta natin sa ngayon. Ito yung mga manok at saka yung mga isang kambing natin, kasali na po yung anak. So ngayon konti na din po yung ating mga kambing. So ganun po talaga ka in demand po yung ating mga native chicken. Dahil kung gugustuhin ko lang, kung ibinta ko lahat itong mga native chicken natin, isa pwede po. Kaso nga lang, kung ibinta po natin lahat, baka wala na tayong may vlog po or may content po about sa pag-aalaga po ng manok. Sa ito, last ko na siya nabinta. Magbinta naman tayo ulit by November na. Baka mahal yung mga alaga nating manok kasi 1 month to go is Pasko na. So, yun lang. At sa ngayon, February tayo ngayon, 2023. So, focus muna tayo kung paano paramihin yung ating mga alagang manok. Paano po ba tayo alagaan yung mga heritage chicken? Kasi sila yung madali po na mag-produce po ng mga manok at itlog compared po dito sa mga native chicken. So, yan na po yung ating buyer. Alis na po sila. And sa ngayon, ito na lang po yung naiwan po natin ng ating mga alagang manok. Konti na lang po sila. So, dagdag na lang tayo. Yung idagdag na lang po natin yung mga roster po, yung tandang. Siguro i-upgrade natin yung ating mga native chicken and mag-add na lang po tayo ng manok na mga pure na mga heritage chicken. So, yun po yung ano natin. Yung nakuha natin, yung pera na naibinta po natin sa ngayon sa ating native chicken, yun din po yung gagamitin po natin para ipambili po ng mga heritage chicken para mas marami pa tayong alagaan na manok in the future. Kasi pag mas marami pa tayong mga inalagaan na manok, mas marami po yung income po natin. So, yun po yun. So, konti na lang yung naiwan sa ating mga manok. Yung kadalasan na binibinta ko po dito, yun po yung mga lalaki na manok. Hindi po tayo nagbinta po ng mga hens dito sa ating sa ating manokan. So ilan na lang ba to sila? Mabibilang na lang sila.
Siguro hindi na siguro sila aabot ng 30 yung ating mga manok pro. Although mayroon pa na yung mga ano, mga iba na nangingitlog. Diyan, mas marami nangingitlog diyan. So, madagdagan na naman sila yung ating mga alagang manok. Kaya minsan, medyo madadala po talaga tayo, mainganyo po talaga tayo sa mga presyo ng ating mga buyer. Minsan kahit hindi natin ibinta, madala talaga tayo sa ano, pagsabi nilang na ganun po yung kuha natin. Parang ang hirap tumanggi. Kaya ngayon halos naubos na po yung ating mga alagang manok. So although may nangingitlog pa na iba, may mga bagong pugad pa tayo sa ngayon. Kaya yun yung maganda sa pag-aalaga po ng manok. So sa inyo na nakakita po dito sa video po natin, huwag na kayo magdadalawang isip po sa pag-aalaga ng manok dahil meron po siyang income. Kung i-compare ko po siya kasi meron tayong kambing din po, mas madali pong kumita po sa pag-aalaga po ng manok. Yung kambing natin, 2 years bago po tayo kumita. Ako, nag-alaga po tayo ng manok, again, sa sinasabi ko kanina, 5 months na tayo pero halos nabawi na po natin yung puhunan. All the expenses halos po dito sa ating manukan, dyan po galing po sa ating pag-alaga po ng manok sa pamagitan po ng pagbenta po sa ating mga native chicken. So, ano pang hinihintay ninyo? Actually, hindi na ito kailangan po ng malaking puhunan yung pag-alaga po ng manok. So, simulan nyo na para meron tayong sideline, meron tayong additional income. Kung meron po tayong mga trabaho, pwede din po na itong pagmanukan is pwede natin gawing full time kung sa tingin natin is kaya na po nating isupport yung ating sarili sa pag-alaga po ng manok.